just broke up with my ex. You know what I'm feeling as I lay on your chest. Good conversation got me holding my breath. And I don't normally say this, but goddamn, you're the best, best, best. And if it feels right. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video is gagawa tayo ng eyebrow tutorial or eyebrow makeup tutorial using this Vice Ganda or Vice Cosmetics Eyebrow Gandoll Eyebrow Set or Eyebrow Kit. Kakatapos ko lang maligo, as you can see, naka-ayos pa yung hair ko. Tapos kung mapapansin niyo yung mga reds na yan, sa water yan. I bought mine last night sa Vice Cosmetics na booth or stall sa may SM Sukat. So this, each product costs $195. So I chose the shade ash brown. So, sila apat na shade. So, light brown, natural brown, soft brown, and ash brown. Yun yung pagkakatanda ko. Magka-flash na lang ako ng picture dyan sa screen nyo para makita nyo yung swatches and yung shades. So, hindi ko pa siya na-open and na-try. Na-try ko lang last night yung ash brown lang talaga kasi lahat ng yung three other shades is pud-pud na. So, I will be using this one for this video. So, kita nyo naman yung eyebrows ko. Super kalat niya. Titingnan natin kung maganda din ba tong eyebrow kit na to or eyebrow set na to sa mga makakalat ang brows. So, let's proceed to the video. So, naka-sealed pa siya kapag binili nyo. Anong hirap hanapin? So, about the product. So, first, let's start with the Vice Gandoll Microbrow. So, yung net weight niya is 0.10 grams or 0.0035 ounces. So, super nipis niya, I think. Nakita ko. Ganito siya kanipis and ganito siya kahaba. Can you see, guys? Ito na yung maximum niya. So, ipapantay ko siya sa index finger ko. Yan, lagpas lang siya sa first inch ba tawag dyan? Sa inch. Lagpas lang siya dito ng konti. Yan. Kita nyo ba? So, dito sa other end is yung eyebrow pencil. Then, sa other end naman is yung spoolie nyo. Ayan. Sobrang nipis ng spoolie niya. As you can see. Ayan. And, malambot siya. Hindi siya matigas. Perfect lang siya pag panglinis and pang blend ng eyebrows. Next one is this Vice Gandoll Volumizing Brow Gel. So, ang laman niya is 5 ml or 0.17 fluid ounces. So, let's see. Oh, mataba pala siya, guys. Yeah. May sense siyang amoy pintura na very, very light. Meron siyang mga parang hibla-hibla ng microfiber. So, iswatch natin siya. Sabi ni ate girl dun sa booth, ito daw yung best shade for black hair. So, ito na yung kinuha ko. Ito siya, yung volumizing brow gel. Tapos, same sila ng shade ng hindi nagkakalayo yung shade nila ng brow gel and ng eyebrow pencil. So, ang napansin ko lang is sa unang what do you call this? Sa unang rub nyo ng product sa skin, hindi pa siya nag-a-appear. Pero I don't know lang sa face or sa eyebrows. So, I got my mirror here so we can apply it properly. So, tatanggalin ko lang yung takip. So, dito lang ako sa bahay. So, hindi ako maglalagay ng full face makeup. So, ayun. So. Ganito lang ako mag-apply. Una, igaganito ko. Iba-brush up ko muna lahat ng hairs ko. Tapos, ida-down ko. Tapos, mag-start ako by outlining the under brows. O yung under ng brows ko. I-outline ko lang siya pa ganun. Ilang swipe pa dapat para mag-appear yung color. Which is a good thing kasi hindi siya yung super creamy na pag ganun mo, kailangan mong i-redo ulit kasi parang napasobra ka ng product.
Ganun yung mga gusto kong eyebrow product. Yung ikaw na yung magbe-build, hindi yung kailangan mo pang bawasan after mong i-apply kasi napasobra ka. Tapos sunod naman, pag na-outline ko na yung baba, yung mga hanggang dito, yung dito naman sa taas, pababa. Naririnig ko yung friction ng product ng, at ng hair ko. Parang sumasabit siya lang. Tapos magbabrush lang ako pa ganun, paslant. Kita nyo ba, guys? Alam nyo, hindi talaga ako sanay mag-browse nang hindi malinis yung kilay. Feeling ko ang dumi-dumi ng kilay ko. Brow mascara or brow gel sa aking kilay. So, nararamdaman kong dumidikit yung eyebrow product or yung gel dun sa aking skin kasi parang basa yung skin ko. Tapos, napansin ko na parang wala namang nadagdag na hair or fiber sa aking brows. Parang na-tame niya lang pero hindi niya nadagdagan. Siguro nadagdagan niya ng shade, but hindi niya nadagdagan ng volume. So, tatapusin ko na yung kabila kong brows, then I'll be right back. Napansin ko lang dun sa other brow while I'm applying it. Pag ilang beses mo siyang sinwipe dun sa isang part or sa isang area, nagbubuo-buo siya. Ayan o, kita niyo ba? Ayan. So, ibe-blend ko lang. Ayan. So, pag binlend naman, okay na. So, I'm back after finishing my brows. So, ang napansin ko lang is, itong Vice na volumizing brow gel is parang nabigyan ka lang niya ng illusion na may volume yung brows mo. Pero, hindi niya, walang sense or walang use yung fiber na nandito. Kasi napansin ko parang wala siyang, ayun o, parang wala lang. Parang may brow gel lang. Pero, hindi siya yung katulad na brow gel. Like, nahuhold niya talaga. May brow gel siya. Natitame niya din yun. No? Pero, hindi siya yung other product na sobrang tigas. Ito, malambot pa din naman. Proceed tayo dito sa ating brow pencil, micro brow. So, after using it sa dalawang kilay ko, ito na yung measure niya. So, ayan. Nakikita niyo ba? Ayun na yung measure. Wait. Ito na yung measure niya. Pantay siya sa dulo, tip ng aking index. Pantay na siya dito sa line na to. So, ang bilis niya. Pero, okay na din. Sa 195, okay na din siya. I mean, hindi naman ako maano kasi matipid talaga ako sa eyebrow pencil. Like yung skinny brow pencil ko from Innisfree. Ang tagal ko siya nagamit, like 6 months, ganun. So, yun lang, mag-aayos lang ako and I'll be back. So guys, I'm back. So, ang final verdict ko or final thoughts ko about this Vice Cosmetics eyebrow kit is very good siya for beginners, very good siya for makakalat yung brows since yung akin makalat yung brows ko pero naayos ko siya. Kasi yung Vice Cosmetics na micro brow pencil is sobrang pino niya na magline dun sa eyebrows ko and ayun, maganda siya and perfect siya for beginners kasi mas may control ka dun sa paglalagay mo. So guys, see you on my next video and don't forget to like, subscribe and comment down below. Bye-bye!